Lihim na mayaman. Kabanata 933. Pagkatapos ng isang lihim na pakikipag-usap kay Old Man Chen, bumaba sila ng bundok kasama si Pei Qingye. Hindi sila nanatili sa Six Dragons Mountain. Personal na inihatid sila ni Lao Qingxi sa hotel. Humiga si Alexander Yang sa kama at tiningnan ang impormasyong inayos ni Lao Qingxi. Mayat maya ay nakasimangot siya. Napakaraming eksperto ang namatay sa Arctic Tundra. Maraming puwersa ang pinatay sa magdamag. Pagkatapos noon, marami pa ring alitan. Ang buong kanlurang madilim na mundo ay nasa kaguluhan. Gayunpaman, mula sa impormasyon ni Lao Qingxi, sinamantala ni Caesar ang pagkakataon na paunlarin ang kanyang puwersa sa panahong ito. Walang maliit na puwersa ang napasuko ni Caesar. Ngayon, ang mga puwersa ni Caesar ay walang alinlangan na pinakamalakas sa kanlurang madilim na mundo. Matagumpay ding nakatakas ang matandang marquee ng pamilya Clomir mula sa Arctic Tundra at nilamon ang maraming puwersa. Ang lakas ng pamilya Clomir ay tumaas din ng husto sa panahong ito. Ngayon na tila nalaman ng pamilya Clomir na siya ay buhay pa, tumigil sila sa pagpapalawak sa panahong ito, na parang may binabantayan sila. Ha! Umiti si Alexander Yang at inilagay ang impormasyon sa kanyang kamay sa mesa. Sa oras na ito, tumunog ang doorbell. Pasok ka! Casual na sabi ni Alexander Yang. Hindi na niya kailangan pang pumunta sa pinto. Nascan na niya ang dalawang tao sa labas gamit ang kanyang divine sense. Ang isa sa kanila ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may pambihirang tindig. Sa kanyang likuran ay nakatayo ang isang babaeng kinakabahan na nakasuot ng mahabang beige na damit. Mr. Yang, itinulak ni Lulican ang pinto at pumasok. Sa sandaling ito, puno ng ngiti ang kanyang mukha. Imposibleng sabihin na naranasan niya ang sakit ng pagkawala ng kanyang anak sa maghapon. Sa kabilang banda, si Su Qingxi, na nakatayo sa likuran niya, ay nanginginig. Nasa dinner party din siya. Nakita rin niya ang eksena ng pagpatay ni Alexander Yang sa young master na si Lu. Hindi niya inaasahan na aabisuhan siya na samahan si Alexander Yang sa gabi pagkatapos ng insidente. Bagamat siya ay natatakot, hindi siya nang ahas na labanan si Lu Lican. Sa lahat ng mga taon na ito, ito ay dahil sa proteksyon ni Lu Lican kaya hindi siya nalantad sa hindi sinasabing mga patakaran sa magulong entertainment circle. Pero hindi niya inaasahan na darating ang araw na ito. Bakit mo ako hinahanap? Walang pakialam na tanong ni Alexander Yang. Wala siyang pakialam sa iniisip ni Lu Lican. Si Lu Lican ay isa lamang langgam na madaling durugan. Hindi man lang siya nag-abalang isipin ang intensyon ni Lu Lican. Parang ganito iyan. Umiti ng paumanhin si Lu Lican at sinabing, Mr. Yang, na-offend ka ng bastard na ito. Nandito ako para humingi ng tawad. Hindi niya binanggit na si Lu Kai ay pinatay ni Alexander Yang. Nandito lang daw siya para humingi ng tawad. Pagkaalis ni Alexander Yang, ginamit niya ang kanyang mga koneksyon para magtanong tungkol sa pagkakakilanla ni Alexander Yang sa Underworld. Nang marinig ng mga tao sa Underworld na binanggit ni Lu Lican na sinaktan nila si Alexander Yang, mabilis nilang pinutol ang pakikipag-ugnayan kay Lu Lican. Pinaalalahanan lang siya ng mga ito dahil sa mabuting kalooban. Kahit na mabangkarot sila, kailangan nilang humingi ng kapatawaran kay Alexander Yang. Kung hindi, walang makapagliligtas sa pamilya Lu. Kaya naman hiniling niya sa mayordomo na ipadala si Su Qingxi. Pinili niyang ipadala si Su Qingxi ng personal para iparamdam kay Alexander Yang ang sinseridad. Hindi man lang nagtaas ng ulo si Alexander Yang at sinagot ito ng casual. Sumikip ang puso ni Lu Lican. Mabilis niyang sinabi, ganito. Hinahangaan ng Cyan Porcelain ang batang bayani ni Mr. Yang at gustong makilala si Mr. Yang. Saka lang ako lumapit na may makapal na mukha at isang babaeng porselana na berde. Kayong mga kabataan ay nagchat para hindi kita istorbohin. Pagkatapos sabihin niyon,
mabilis na lumabas ng silid si Luliken at isinara ang pinto. Nang umalis siya, hindi niya nakalimutang tingnan si Su Qingxi. Si Su Qingxi ay may proteksyon at siya ay isang birhen pa. Noong una, pinalaki niya si Su Qingxi para humingi ng pabor sa mahahalagang taong iyon. Ngayon ang magandang panahon. Sulit ang paggamit kay Su Qingxi para ipagpalit ang kaligtasan ng pamilya Lu. Bang! Nang marinig ang tunog ng pagsara ng pinto, biglang bumilis ang tibok ng puso ni Su Qingxi. Ibinaba niya ang kanyang ulo at hindi naglakas loob na magsalita. Ang kaharap niya ay isang lalaking pumatay nang hindi kumukupas. Kung hindi dahil sa katutuhanang mad-awit ang kanyang pamilya sa pakikipaglaban kay Luliken, hindi sana siya pumunta rito kasama si Luliken. Anong problema? Tumangala si Alexander Yang sa kinakabahan na si Su Qingxi at nagtanong. Kilala rin ni Alexander Yang si Su Qingxi. Nitong ilang taon, ang katanyagan ni Su Qingxi ay naging napakahusay sa industriya ng libangan. Tinawag siyang Little Heavenly Queen. Kahit na ang mga taong tulad niya na hindi gaanong nanunood ng telebisyon ay nakita siya sa TV. Bagamat hindi kasing ganda ni Lau Qingxi at Evans Lily ang hitsura ni Su Qingxi, isa pa rin siyang first class na kagandahan. Higit pa rito, mayroon siyang sariling. Ang ugali ng maliit na kapatid na babae sa tabi ng bahay ay isang bagay na hindi taglay ni Lau Qingxi at ng iba pa. Ay, ayos lang. Si Su Qingxi ay parang takot na kuneho nang marinig niya ang boses ni Alexander Yang. Napaatras siya ng dalawang hakbang. Umiti si Alexander Yang at sinabing, alam mo ba kung bakit kita iningatan? Hindi ko alam. Tila tinanggap ni Su Qingxi ang kanyang kapalaran at tumingin kay Alexander Yang. Biglang tumayo si Alexander Yang at inabot ang kanyang kamay patungo sa dibdib ni Su Qingxi. Si Su Qingxi ay hindi nang ahas na pigilan habang tumutulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Nakahanda na siya sa pag-iisip nang pumunta siya rito. Kung nasaktan niya si Alexander Yang, tiyak na hindi siya pababayaan ni Luliken at ang kanyang pamilya. Gayunpaman, hindi lumitaw ang eksena sa kanyang imahinasyon. Casual na hinubad ni Alexander Yang ang emerald necklace sa leeg ni Su Qingxi. Hinawakan niya ito sa kamay at tinignan ng mabuti. Nang makita ito, naglakas loob si Su Qingxi at sinabing, Mr. Yang. Ang kwintas na ito ay relic na iniwan ng aking ama para sa akin. Hindi ko ito maibibigay sa iyo. Nakita rin niya na tila hindi interesado sa kanya si Alexander Yang. Sa halip, interesado siya sa kwintas na suot niya sa loob ng mahigit 10 taon. Saan nakuha ng tatay mo ang kwintas na ito? Tanong ni Alexander Yang sa mahinang boses. Kung hindi siya nanatili sa lambak ng Arctic tundra ng 1 taon, hindi niya mararamdaman ang aura ng Spring of Life na nakatago sa kwintas. Si Su Qingxi ay isang tao lamang na hindi kailanman nagsanay ng martial arts. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng ganitong Spring of Life na kahit ang mga eksperto sa Heavenly Rangkang ay magagalaw. Hindi ko alam. Umiling si Su Qingxi at sinabi. Si Alexander Yang ay mukhang nalilito at nagtanong, may iniwan ba ang iyong ama? I think there is another token. Kilala mo ba ang tatay ko? Bakas sa mukha ni Su Qingxi ang pag-asa. Hindi na bumalik ang kanyang ama simula nang umalis siya noong mahigit 10 taong gulang pa lamang siya. Gusto niyang malaman kung nasaan ang kanyang ama. Ganito ba ang token? Inilabas ni Alexander Yang ang isang itim na token mula sa kanyang bulsa. Nakaukit dito ang salitang dragon. Oo, oo, oo. Pero ang token na iniwan ng tatay ko ay may nakasulat na salitang lupa. Pagkatapos magsalita ni Su Qingxi, kinuha niya ang kanyang telepono at kumuha ng litrato para makita ni Alexander Yang. Talaga, tumango si Alexander Yang. Nang maramdaman niya ang hininga ng Spring of Life, naghinala siyang si Su Qingxi ay ang ina po ng mga matataas na tao ng Long Family. Ang kanyang amo lamang ang nakakuha ng ilang Spring of Life mula sa lambak.
Wala siyang narinig na anumang Spring of Life sa ibang mga lugar. Iyon ang dahilan kung bakit siya naghinala na si Su Qingxi ay ang ina po ng mga matataas na tao ng Dragon Mansion. Hindi niya inaasahan na siya ang magiging ina po ng sect master ng Earth sect na si Su Qe. Nalaman niya mula sa Asher Dragon na si Su Qe ang unang grupo ng mga tao na tapat sa kanyang Panginoon matapos maaga ni Mr. Gu ang kapangyarihan. Hindi niya akalain na dito niya makikita ang kanyang ina po. Patay na ang tatay mo, pero huwag kang mag-alala. Hindi magtatagal ay mag-higanti ako sa kanya. Ang saloobin ni Alexander Yang sa mga ina po ng pamilyang Long ay higit na mabuti. Sa pagtingin sa hitsura ni Su Qingxi, malamang na hindi sinabi sa kanya ng kanyang ama na si Su Qe ang tungkol sa mga bagay ng pamilya Long at ayaw niyang masangkot si Su Qingxi sa mga gawain ng Underworld. Abangan ang susunod na kabanata.